to Haunt Stories. Hi, Pangga! I am so back. I'm here once again na nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. At tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan. Sana nag-enjoy ka dyan habang nakikinig. And we are so live again on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Tapos i-like and share mo yan ang bonggam-bongga. And tawagan mo na rin ako 8721-2429. O kaya naman ay ang ating globe 7001-7949. Ayan, pwede kang tumawag using your cellphone. So tawag na, namimiss ko na may kausap. Paano na? Puro kayo chat. Anyways, speaking of chat, meron naman talaga tayong babasahin. Pero wait pa tayo ng konti sa ating caller. Again, 8721-2429. O kaya naman ay 7001-7949. Hello po sa lahat ng mga kakapasok lang sa ating live ngayon at sa mga nakikinig. Saan man kayo papunta, hello, hello po sa inyong lahat. Sana ay okay kayo. Sana ay happy kayo kasing happy ni Kapitana Sisa. Dahil ngiting tagumpay siya kanina. Dahil nakapagbakasyon siya kasama ni Papa Jackson. Well, anyways, ayun na nga. Eto na, meron tayong ano dito. Naku, kaabang-abang to. Meron tayong hot story. Ay! Like and share niyo muna tong live dali bago ko basahin ng lahat. Kasi wala daw audio. Totoo ba? Totoo bang walang audio? Oo, wala daw tayong audio sa live. So, sige, anuhin natin. Check natin yan ng bonggam-bongga. O, kung okay na yung audio, just let me know. Wow, just let me know. O, sino nagsabi mo walang audio, ha? Okay naman daw eh, di ba? Anyways, o, ito na nga. Basahin na natin ang message sa atin. Naku, cute na story to, pero nakakasad din. Ito, galing kay Zia. Uy, kapangalan pa ng anak ni ano? Marian Rivera. Hi, Zia. Ayan, sige, basahin natin. So, sabi niya, hi, DJ Kara. I've been a follower and a fan of you since 2016 pa. Lagi po ako nakikinig at nakaabang sa mga updates ninyo. Never knew na makakapag-share din pala ako sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Zia. Meron po akong friend, si Fred. He's my long-time friend na, pero tropa lang talaga, na super in love sa kanyang girlfriend. So paminsan, pag nag-aaway sila ng girlfriend niya, tinatawag niya kaming mga friends niya. And alam ko din na sobrang love na love niya ang girlfriend niya. But then, wala siguro talagang forever, nag-break sila ng kanyang girlfriend. 4 years po silang together. At nakita namin kung paano masaktan si Fred sa ex niya na yon. So, inalalayan po namin siya and madalas din kaming lumabas, mag-dinner, mag-lunch, paminsan-minsan mag-chill at uminom. Hanggang sa nakwento po niya sa akin na minsan daw akong pinagsilosan ng ex niya. Ako naman, sabi ko, ha? Bakit? Eh, para lang tayong magkapatid. And then, Ate Kara, na-open up niya sa akin na gusto niyang i-win back ang ex niya. Sabi ko naman, anong maitutulong ko? Bakit mo sa akin sinasabi? At ang sabi niya, tulungan ko daw siya sa pamamagitan ng pagselosin daw namin ang ex niya. Sabi ko naman, baka naman delikado ako dyan, Fred. Pero sabi niya, hindi yan. Gusto ko lang malaman kung may feelings pa ba siya sa akin kahit konti. So ako naman, pumayag, Ate Kara. One time sa isang event na andon ng ex niya, umattend kami. Tapos nagkaroon ng dinner sa event na yon. Nung paparating na sa table namin yung ex niya, na-shock na lang ako kasi bigla niya akong hinalikan. Sa sobrang pagka-shock ko, hindi na ako nakapagsalita. And then nag-hi na lang ako sa ex niya. Umalis din po agad yung ex niya.
Siguro na awkward at na shock din na bigla akong hinalikan. After that night, Ate Cara, may kakaiba akong naramdaman na akala ko hindi ko mararamdaman. Sabi niya, successful tayo. Feeling ko, nagselos si ex. Sabi ko naman, edi nice. After that dinner, Ate Cara, nag-inom kami ni Fred sa labas at nilabas niya lahat ng saloobin niya. Hindi niya rin daw siya sure kung in love pa ba talaga siya or pride na lang ang nararamdaman niya dahil iniwan siya. Sa inomang yon, Ate Cara, hinatid ko siya sa bahay niya dahil lasing na lasing siya. Kaya akong nag-drive. Pero pagdating sa kwarto niya, nagulat na lang ako na hinatak niya ako at bigla akong hinalikan. Ako naman, tipsy na din. At hinalikan ko na rin siya. At yun na nga po, ang finale ng lahat. Nag-boom-boom, tarat-tarat po kaming dalawa. Nung nahimasmasan ako, iniwan ko na lang po siya habang tulog. At hanggang ngayon, shock pa rin ako sa buong pangyayari. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na I'm secretly in love with Fred. To my friend. Aww! OMG! Nako! I'm secretly in love with my friend. Parang feeling ko marami ang makaka-relate dito, ba? Diba? Kasi marami dyan sa atin. Aminin mo na yan. Diba? Na in love ka din pero hindi mo masabi. At hindi mo masabi kasi nga feeling mo hindi ka naman tatanggapin and alam mo na may ibang gusto. May mga ganyang pagkakataon na eksena, diba? Kaya hindi natin masabi. But it's too early to tell, Zia. Hindi mo naman pwedeng sabihin after nyo mag-boom-boom tarat-tarat, kinabukasan, sabihin mo, I think I'm in love with you. Baka naman ma-shock siya niyan, diba? It's a process pa rin eh. At mahirap nga lang yung pinasok mo kasi aware ka na in love siya sa ex niya at ginamit ka pa niya para maghigante. Kahit sabihin pampaselos, ano bang tawag doon? Diba? It's a way of revenge. Dahil gusto niya na masaktan din yung ex niya, diba? Or malaman kung may chance pa ba na magkabalikan silang dalawa kapag nagselos. But anyways, nako, ang masasabi ko sa iyo, Zia, guard your heart. In the coming days, marami pang mas magaganap dyan. Kasi sabi mo nga, this is the finale, but I don't think it's the finale. I think it's the start of something. At kung ano mang something yon, malalaman natin yan in the coming days. Sana, balitaan mo kami. Dahil mga chismosa kami. And seriously speaking, totoo, diba? Yun ang start ng kung anumang meron sa inyo, may mamumuuman o friendship over na ba muna kasi nagkaka-feelings na. Kung ikaw sigurado ka na sa feelings mo sa kanya, hindi natin alam kung ano ang nararamdaman niya for you. Pwedeng mamuuyan at mamungayan into something else, diba? Kasi minsan siya nagsastart. May mga love stories naman talaga na hindi sa maganda nagsisimula ang lahat. Maraming ganyan. Nasa mga unexpected things, unexpected ways, or hindi magandang mga pangyayari. Pero ang ending, nagiging okay naman sila. So, let us not judge easily. Kasi hindi naman natin alam kung ano ang mga mangyayari. But again, guard your heart. Kasi hindi natin alam eh, baka mamaya rebound ka lang, or ginamit ka lang, or lasing lang talaga siya. You'll never know eh. So, abangan mo na lang sa mga susunod na araw kung ano ang magaganap. But guard your heart. Oh, sabi nila, oo, hindi yan pinali. Diba? Hindi yan finale kasi hindi naman natin alam talaga kung ano magiging finale. Diba? Ay, nako. Ano, sabi ni Leo, nakikinig lang naman ako kasama si Lolo at Lola tapos biglang sabing baka daw nangyari na sa akin yun. Oo nga naman. Pero aminin natin, may mga feelings talaga na hindi natin masabi sa isang tao kasi natatakot tayo kasi may mga hindrances. Diba? Na baka hindi tayo magustuhan, baka taken na siya. Hindi siya taken man, pero yung puso niya taken. May ganun eh, di ba? Ang hirap. Sabi ni Donna, opo, actually introduction pa lang yun. Oo nga naman. Guard your heart, word of the day. Ay,
oo nga naman. Lalo na kung hindi ka naman sigurado dun sa tao. Hindi rin sigurado yung tao kung ikaw talaga ang gusto niya. Hindi nga din natin alam kung gusto ka ba talaga niya o hindi, di ba? So ingat-ingat lang tayong lahat, di ba? Sa mga taong nakakasama natin. Well, I wish you well, Zia. Sana mga susunod na araw maging okay ang lahat sa'yo at makayanan mo. Kasi baka mamaya, sa mga susunod na araw, sabihan ka ulit niya na isa pa na pagsilosin pa natin. Ah, di ba? Ang hirap nung ganun. Siyempre, ikaw, nung una, umuo ka. Pero ngayon, dahil may nangyari na, nag-kiss na kayo, may feelings nang involved, mahihirapan ka na. So, kung ako sa'yo, huwag mo na ituloy yung pagre-revenge. Di ba? Kasi at the end of the day, ikaw lang din na masasaktan. Sana naman hindi niya na yun hilingin sa'yo. Sana. Diba? Kasi mahirap talaga yung sitwasyon mo. Ay nako, revenge, revenge. Ang masasabi ko lang, wala tayong magandang maidudulot sa revenge. Diba? Hayaan lang natin yung buhay, yung karma na dumating sa isang taong nanakit sa atin. Kasi hindi naman kailangan tayo ang gumante para sa sarili natin. May mga ways ang buhay para maipaghigante tayo sa mga taong nanakit sa atin. Diba? Sabi dito ni Elo Hermosa, sa sobrang guard ko ng heart, wala nang pumasok. Wag naman, hindi ko naman sinabing i-close mo yung gate. Diba? Guard your heart lang. Wag mo i-close yung gate. Hi, Ate Faye Lara and Marian Fernandez. Salamat sa mga partista ninyo, pa-stars. Thank you so much. Basta ako, mahal namin ang isa't isa, sabi ni Rachel Loho. Ay, taray naman. Oo nga naman. Basta nagmamahalan. Hello sa mga hindi single. Sa mga taken, hello sa inyong lahat. O, di kayo na ang may kadate ngayong Pasko, di ba? Kayo na talaga, oo. Anyways, mga pangga, I have to say goodbye. Maraming salamat sa pagsistay nyo this afternoon. Sana nag-enjoy kayo. Sana nabuhayan kayo ng dugo. Don't forget to follow me on all my social media accounts. Gandang Kara sa YouTube, sa Instagram, ganun din po, Gandang Kara. And sa TikTok at sa Kumu na lagi din akong live dyan. Medyo hindi pa ako nakakapag-live lately pero abangan mo lang yan. At Gandang Kara Official. Ganun din po sa Facebook. Ayan, DJ Kara, DJ Space, K-A-R-A. At huwag mo rin kalimutan i-follow, i-like, and i-subscribe ang aming Energy FM Facebook and YouTube. Abangan ang mga susunod na kabanata kasi marami kaming pasabog. Yeah, yeah, yeah. O siya mga pangga, magbabalik po naman ako mamaya kasi makakasama ko pa rin si Lindsay. So for now, enjoy nyo muna ang mga tugtugin, mag-emote ka muna dyan, mag-reminis ka muna dyan, and smile always, diba? Para humaba ang buhay. Kasi pambahaba yan ang buhay eh. Ako pa rin na nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara dito lang sa number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. When you're close to tears.